So we okay, good evening. It's 8:14 Friday, February 18, 2022. Welcome to Life Group, Friday Life Group, Zoom Life Group. And we'll be talking about Genesis 36 and 37. So we will be reading and walking through 36, and then we will be having a deeper look at 37, where we will get to know more about Joseph. So I'll be sharing to you the I'll be sharing to you Genesis 36. So I'll just admit Pastor Bong. All right. Hi, Pastor Bong, good evening. Hi, good evening, Pastor. Good evening sa inyo. I don't know, Pastor Bong, if you remember Brother Shane. We have Brother Shane here. He used to attend LA First. I believe you're Oh, the Pastor. best. Yeah, I believe you're the best person. Yeah, I remember him, Pastor, and his family. So He's I Oh. was he was the first person to come in sa Zoom. Oh, So I was like, oh, teka, sino to? Pag Kaya, Shane, kamusta? Okay lang ako. Ito na po. So, all right. Good evening. Sino ba to? Tatay Rene. Good evening, ang Cardo Dalisay ng ating simbahan. Good evening, Tatay Rene. Good evening po. All right. So we'll go through Genesis 36. Let's start. All right. Siguro, let's start with Sister Darren from chapter 36, verse 1 hanggang 5. Sister Darren, kindly read it. These are the family records of Esau, that is Edom. Esau took his wives from the Canaanite woman, Ada, daughter of Elon, the Hethite, Oholibamah, daughter of Anna, and granddaughter of Zibeon the Hivite, and Basemath, daughter of Ishmael, and daughter of Nebaioth. Ada bore Eliphaz to Esau. Basemath bore Reuel, and Oholibamah bore Jeush, Jalam, and Korah. These were Esau's sons who were born to him in the land of Canaan. Thank you, Sister Darren. It will be a tongue twister. Medyo pagpasensahan niyo na, but we just need to go through and read 36. It talks about Esau's family. We all know Esau. Esau is the brother of Jacob. And actually, the older brother, he used to, supposedly, siya yung, sa kanya yung birthright, but Jacob got it. They were sons of Isaac. Isaac was the son of Abraham, and so on and so forth. So these are the promised people. So why are we going through his life? Kasi siyempre, sabi natin, this is walk through the Bible. At least, masasabi natin na, yeah, we read all throughout from Genesis 1 to 50. So hindi natin pwedeng i-leave behind ang Genesis 36. But somehow learn also, sino ba tong si Esau at ang kanyang pamilya. All right, so we have a new additional Galaxy Tab 2016. Hi, Tita Pepot. Good evening. Good evening, Tita Pepot. How are you? So from 6 to 8, verses 6 to 8, let's ask Brother Rene to read it for us. Can you see it, Brother Rene? Ah, nakamit ka. Okay. Esau took his wife. Esau took his wife, sons, daughters, and all the people of his household, as well as his herd, all his livestock, and all the property he acquired in Canaan. He went
to a land away from his brother Jacob, for their possessions were too many for them to live together. And because of their hurt, the land where they stayed could not support them. So also, that is Edom, live in the mountains of Seir. Alright, so si Esau, na naging ang pangalan ng kanyang tribe or land or area, ay naging Edom, no, nandun sa mountains of Seir, nandun yan sa bandang baba ng Israel, at doon sila nanirahan. No? At mapapansin nyo, binanggit dito ni Brother Rene na too many for them. No? Kumbaga, their possessions were too many for them. So they were also a recipient of the Abrahamic blessings and promise. Bakit? Kasi apo rin siya ni Abraham. Diba? Although he opted na not to be part of the Israel tribe, no, or to be part of the yung lineage, eh humiwalay siya, na parang nangyari sa kanya yung nangyari rin kay Ishmael. So itong Ishmael na to, na nakapatid naman ni Isaac, eh naging eventually mga Arab nations, naging kalaban nila hanggang ngayon. Ito mga Esau na to, na naging Edom, naging Edomites ang tawag, they were good with Israel before, dahil nagkabati naman si Esau at saka si Jacob, no, na which became Israel. But eventually Edom, wala na si Israel, wala na si Esau. Edom, or mga yung mga Edomites, were pain in the neck na to mga pinsan niyang Israel, kumbaga, which is hanggang ngayon ay kalaban pa rin nila hanggang ngayon. So pansin natin, bless sila. Pero ito ay sinumpa rin ng Panginoon, kasi alam niyo naman, nasabi ng Panginoon, di ba, ang promise kay Abraham, I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curse you. No? Same promise to a Christian, to a person who believe in Christ. No? He will bless those who bless you, and he will curse those who will curse you. So if you are a true believer of God, and somehow you are called the new Israel, you'll receive that promise na the Lord will protect you. Whoever blesses you will be blessed. And whoever na magstangka sa'yo ng di mabuti ay magkakaroon ng vengeance sa Panginoon. All right, Pastor Bong, kindly read verses 9 hanggang 10 siguro. Verses 9 to 11. Ayan, Pastor Bong. Okay, Pastor, NIV, 36 verse 9 up to 11. This is the account of Esau, the father of the Edomites, in the hill country of Seir. These are the names of Esau's sons: Eliphaz, the son of Esau's wife, Ada, and Reuel, the son of Esau's wife, Basemath. The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zepho, Gatam, and Kenneth. Yan. Sige, Pastor Bong, ituloy mo na. Puro son lang naman to eh. Hanggang 19. Sige, Pastor. Hanggang 19. Okay, verse 12. Esau's sons Eliphaz also had a concubine named Timnah, who bore him Amalek. These were grandsons of Esau's wife, Ada. The sons of Reuel, Nahat, Zira, Zama, and Miza. These were grandsons of Esau's wife, Basemath. The sons of Esau's wife, Oholibamah, daughter of Anna and granddaughter of Zibeon, whom she bore to Esau, Jush, Jalam, and Korah. These were the chiefs among Esau's descendants. The sons of Eliphaz, the firstborn of Esau, chiefs Teman, Amar, Zepho, Kanas, Koran, Gatam, and Amalek. These were the chiefs descended from Eliphaz in Edom. They were grandsons of Ada. The sons of Esau's son Reuel, chiefs Nahat, Zira, Shama, and Miza. These were the chiefs descended from Reuel in Edom. They were grandsons of Esau's wife, Basemath. The son of Esau's wife, Oholibamah, chiefs Jush, Jalam, and Korah.
These were the chief descendants from Esau's wife, Oholibama, daughter of Anna. These were the sons of Esau, that is Edom. And these were their chiefs. Mm-hmm. So basically, it's a lineage, no? Family lineage. No? So kung itutuloy pa natin, ako magbabasa, no? Sabi dito sa verse 20, Seir's family. These are the sons of Seir, the Horite, the inhabitants of the land. Lotan, Shobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer, and Dishan. These are the chiefs among the Horites. The sons of Seir in the land of Edom. The sons of Lotan were Hori and Heman. Timna was Lotan's sister. These are Shobal's sons, Alvan, Manahat, Eval, Shepho, and Onam. These are Zibion's sons, Aya and Ana. This was the Ana who found the hot springs in the wilderness while he was pasturing the donkeys of his father Zibion. These are the children of Ana, Dishon, and Oholibama, daughter of Ana. These are Dishon's sons, Hemdan, Eshvan, Ithran, and Sheran. These are Ezer's sons, Bilhan, Zaavan, and Akan. These are Dishan's sons, Uz, and Aran. These are the chiefs among the Horites, Chief Lotan, Chief Shobal, Chief Zibion, Chief Ana, Chief Dishon, Chief Ezer, and Chief Dishan. These are the chiefs among the Horites, clan by clan, in the land of Seir. So basically, it's a rundown kung sino yung pamilya nila. Kumbaga, ang anak ni Dolphy ay si Bandolph. Si Bandolph ang anak ni... Parang ganun yan eh. Kumbaga, kasi nung unang panahon, wala namang apelido at saka... binabase ang kung sino ka, kung sino yung tatay mo. Ah, yun ba yung anak ni... Ayan si ano, si Bong, anak ni Mang Jesus yan. Parang ganun yan eh. Parang, kumbaga, yung ano yan, yung magsasakayan doon sa kabilang ibayo, no, na nagninegosyo ng bakya. So, kumbaga, ganun yung kanilang pagturing, no. At imagine nyo, nakakatuwa kung paano ito na ire-record nung unang panahon, no. True ano lang to, oral. Na ano hanggang sa nagkaroon ng writings and then sinusulat, no. So dito sa rulers of Edom, papansin natin mostly ay mga ano rin, no, ng mga pangalan din, no. For the sake of reading it, eh basahin natin, no. Somehow hindi naman siya talaga ang magiging focus natin ngayong gabi, pero as we say, we are reading word for word the Bible, no. Although on Genesis 36 it's all about yung listing kung ano nangyari kay Edom, so babasahin ko na rin para mas mabilis tayo, and then we can go to 37, which is more interesting, no, dahil nandun na yung bida natin na si Joseph, kung saan matutunghayan natin yung panaginip niya. Rulers of Edom, these are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the Israelites. So meron ng mga king sa Edom na kung saan ang Israel ay Israel pa rin, ha? Pinaghaharian lang ng kanilang tribe leader na si Jacob, na si Israel. Bela, son of Beor, reigned in Edom. The name of his city was Dinhaba. When Bela died, Jobab, son of Zerah from Bozrah, reigned in his place. When Jobab died, Husham from the land of the Temanites reigned in his place. When Husham died, Hadad, son of Bedad, reigned in his place. He defeated Midian in the field of Moab. Aba. So, pamilya tayo dito sa mga Midianites at Moabites, iba? Mga pinsan din ng Israelite. The name of his city was Abith. When Hadad died, Samla from Maskera reigned in his place. When Samla died, Shaul from Rehoboth on the Euphrates River reigned in his place. When Shaul died, Baal-Hanan, son of Achbor, reigned in his place. When Baal-Hanan, son of Ashbor, died, Hadar reigned in his place. His city was Pau, and his wife's name was Mehetabel, daughter of Matred, daughter of Mehezab. Kung sino man yun, di natin sila kilala. These are the names of Esau's chiefs according to their families and their localities by their names. Chief Timna, Chief Alva, Chief Jethet, Chief Oholibama, Chief Ela, Chief Pinon, Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar, Chief Magdiel, and Chief Iram. These are Edom's chiefs
According to their settlements in the land they possessed, Esau was father of the Edomites. So ano, basically sinasabi dito na sa isang kingdom may hari, no? Nauna si ang syempre, una nilang boss doon si Esau dahil sa kanya naman galing yung lahi na yon. Pero we need to understand sa loob ng kingdom may mga chieftains. So merong mas maliliit na mga kaharian, no? So kumbaga sa atin sistema ay cities, no? Parang ganun. May mayor, no? Chieftains ang tawag doon. Sa atin naman ay parang barangay captain, parang ganun. So hindi pa ganun kalaki ang kingdom ng Israel at sila ay nomads pa rin that time. But itong mga to ay settled na. So basically yun ang pinag-usapan natin sa 36. Now before we go to 37, I'd like to ask you, no? Hi, good evening, Brother James. How are you? So, tatanungin ko kayo, was there any dream or panaginip na hindi nyo malilimutan, or no, a dream that you can't forget, or something like strange na stranger than the usual dream na strange. Now, for example, I'm sure you all experienced before na you were dreaming like you were falling from an elevated place. No? Tapos, yung pala, bumagsak ka lang sa kama. May mga ganun. O kaya yung there was like a dream na hinahabol ka, hindi ka makatakbo. Na-experience ba yun? Parang somebody's chasing you pero hindi ka makatakbo. No? O kaya you were dreaming of a feast or a wedding or something. No, you were dreaming of na halimbawa natin naalala ko noon ng grade school ako ang may panaginip ako na strange girlfriend ko si Alma Moreno, kasi during those times ng 70s and 80s Alma Moreno was like, you know, the biggest star. Parang siya yung ano, sikat na artista na, no? And I was like in grade school, and siyempre lagi mo napapanood siguro sa TV na panaginipan ko siya. Parang girlfriend ko siya o asawa ko siya. Ang weird. Eh, bata-bata ko pa. Parang gano'n. So, those were like strange dreams. No? Pero how about you? Did you dream of something strange or unusual na parang hindi nyo maintindihan, or somehow naintindihan nyo eventually you were able to interpret it, or not necessarily hindi nyo na-interpret, something strange lang. Anything. Who wants to start? Good evening, Tita Faye. How are you? Hey. You're looking good. You're looking fine. Still, pag-aanong malakas, Pastor. Yes, we're praying for you, Tita. We hope to see you soon. So, who wants to start? Any dream that you have dreamed of, and something na parang wow, nakaiba yun, no? Or ayaw mo na matapos kasi, halimbawa, nag-inip ka ng nasa Disneyland ka, yung mga ganun. Tapos hindi ka pa nakapunta ng States. Tapos panaginip mo na sa Disneyland ka para ayaw matapos. Yung mga ganun. Or something na scary na panaginip or anything. Who wants to start? Lagyan at mabinag kayo. Nakikinig lang ako. Alright, who wants to start? Panaginip. Any dream? How about you, Tita Pepot? Any dream na you remember? Napanaginipan mo bang kajuwit mo si Nora Honor? Mga ganun. Apostol, ano ko nag-gitna? Patawin mo na ako. Choppy po, Tita Pepot. Choppy ulit, choppy. Choppy po, choppy. Choppy na naman. Medyo choppy po. Naka-earphone ba kayo? Hindi. Lipat na lang mag-lipat ako. Apo. Alright. So, any dream na gusto nyo i-share na kumbaga parang something strange? Anything na you experience?
Anybody? Panaginip? How about you, Sister Darren? You have any dream na naalala? Panaginipan ba si Brother Noel? Yung problema po, Pastor, yung mga panaginip ko, nakakalimutan. May ganun din. Pag-gising mo, di ba? May ganun nga. Pag-gising mo, ano mo sa naginip ko? Na maala. Hindi mo maalala. O nga, na-experience ko rin yan, madalas. Yeah. Oh, how about you, Tita Amy? Na-experience mo ba yun? Makakalimutin din po ako sa panaginip. Okay, tanong ko naman, next sa question ko, no? Sa inyong magkakapatid, sa palagay nyo, sino ang paborito ng tatay nyo o paborito ng nanay nyo? At bakit? Ayan. Ikaw ba yon o yung kapatid mo o yung ibang mong kapatid? No? Bakit? No? Who do you think is the favorite of your parent, no, dun sa inyong magkakapatid? Anybody wants to start? Sa aming pastor, yung bunso naming kapatid na babae. Ilan pa kayo? Ilan kayo? Ano po kami? Bali, isa lalaki, lima po kaming babae. So yung bunso po, yung talagang nararamdaman namin na when it comes sa school, parang supportive sila. Nagbibili yung mga ano yung gusto niya pag sinabi niya yung bagong uniform, ang ganun, school supplies. Binibigay agad ng nanay ko tsaka ng papa ko. Mm-hmm. Yun po. May lamang tapos talaga sa akin po, medyo lang din. Ano yung sa inyo, pinapasapasahan, gano'n? Opo. Ano, nakakagulat, hindi favorites yung lalaki. Kasi anim eh, tapos isa lang lalaki. Usually, pagka ganyan, yung lalaki yung favorite. Dahil siya lang yung naiiba, di ba? Lalaki. Maraming kaawin, parang ano. Yeah. About the others, thank you, Sister Darren. How about the others? Sino ang favorite sa inyo? At bakit palagay mo? How about the others? Yung sa amin po, yung bunso, tatlong lalaki, dalawang babae. Pero yung bunso, pero makita mo lahat equal, pero mapapansin mo, Pastor, yung bunso talaga kasi nandoon na lahat yung good character. Masipag, malinis, thoughtful, loving, nandoon na lahat eh. Matalino, ganun, godly, nandoon na lahat. Pero lahat, the whole family doon sa kanya, Pastor. Amen. Thoughtful, ganyan. Ba't nga lagi yung paboritong bunso, ano? Baby. Bunso panganay. Bakit hindi lagi paborito yung middle child? Middle child ba sa inyo? Ako, Pastor. Ako, middle child ako. Middle child ka? Actually, paborito sa amin yung bunso kong babae, the only girl yun. Mm-hmm. Only girl. Tapos yung kuya ko naman is paborito ng nanay ko. Mm-hmm. Ako, parang ayaw ko ng nanay ko. It's because back way back in the Philippines, they don't know about the diagnosis of ADHD, so akala niya pasaway ako, but yeah. I just have my ADHD, and then until I grew up, I heard that, you know, I'm the dumbest of all and everything. But when I got here in the United States, I was the only one who got the award of summa cum laude to prove it. Or even though I have it, I would say, oh, that's not true. So. Mm-hmm. It's I accepted it already, but it's good that it happened because I work hard on my own and succeed on my own. Yeah, that's a good story. Yeah. By the way, his brother Shane, I'm sure some of you remembers him. He's
used to attend our LA Filnas church. Do you know him? Kilala mo siya, Brother Rene? Yes. Sister Fe, kilala siya. Tita. Hi, baby. Si Brother Bong, kilala siya. So, Title na malaki, Pastor. Ano pa? Title na malaki yan. And invite siya ni Pastor Rave, and good to see him again. Sabi ko nga, when he's free, he's very welcome to join us back every Sunday, 9 a.m. Yeah, and we have a courtyard fellowship after 11 to 1. So, good. Last week, sayang, Brother Shane, kung nandun ka, nako, may lechon. Saka nagkatay ng dalawang ano. Oh, that's okay. I don't eat meat anymore. I don't eat meat anymore. Good for you. I'm not surprised with him, Pastor. Yeah. Actually, nung mga unang panahon nga sa Pilipinas, dahil hindi naman nga diagnose ang ADHD noon sa atin, wala pang ganun noon. Kapag ka malikot ka or kumbaga, basta kakaiba ka, no? Ang tawag sa iyo, matigas ang ulo. O kaya pasaway, di ba? Pero yung pala, meron ka palang, ano, meron ka palang dinadala. No? Na kumbaga, may something pala. There's something na you're struggling with na eventually diagnosed by science. No? Pero imagine nyo, unfair yun sa bata, no? During those times. No? Pero anyway, all things work together for good, no? For those who love God and called according to His purposes. So imagine nyo, because of that, he was able to get good grades, no? Hmm. Anybody else na pang ilan ka or sino yung paborito sa inyo na parang daya-daya naman ng magulang ko? Pagka longganisa, tatlo yung kanya, isa't kalahati lang sa akin. Mga ganung storya ba? Yung mga pagka Pasko, yung damit niya bago, yung sa akin hindi. Go ahead, Brother Rene. Ako pa. Hi, Kiko. Sa aming magkakapatid, walo kami. Yung panganay namin, ako pang lima. Yung panganay namin ang paborito, actually, ang tating eh. Parang siyang next online pero siyang commander-in-chief. Sa kanya sinusumbong lahat ng problema. Umuwi siya every weekend. And then, pag nasumbong, paparasahan niya. And ako ang number one top of the list. Yung lagi akong napaparasahan nung maliit ako. Kasi pala sagot ako, yun nga, yung malikot, matigas ang ulo. Kasi, tinignan ko yon hanggang sa lumaki ko. Tapos, there comes a time na nung malaki na kami, yung pamilya na yung panganay namin, ganun pa rin sa akin, makipag-usap, parang militar, ganyan. So, nagbago lang lahat yon. Nung dumating pagkakataon na inaya niya ako mag-exam sa police, sa entrance examination, siya ay graduating na sa criminology. Ako, first semester, first freshman sa college, na niyaya nila ako sa criminology, even though hindi ko naman talaga gusto. Ang gusto ko ay maging doktor, kaso wala akong bahara. Eh ngayon, nag-exam kami sa madalit sabi, nakapasa ako, siya hindi. So parang ang dating sa kanya, parang iba. So, simula nun, magkaibigan na kami. Kung kausapin niya ako, casual na. Tapos, ang ganda, marami pa na siya magandang views. Sinasabi niya, bakit siya ganun? Kasi kailangan nyo, kasi maghihirap ngayon. Kaysa maghihirap kayo habang buhay. Patsagaan nyo mag-aral hanggat makakaya. Dahil, pag nakatapos kayo, handyan yung ginhawa. Eh ngayon, masarap buhay niyo, tambay-tambay kayo. Pagkatapos, ano, wala kayong tinapos, mag-aasawa kayo, anong mangyayari, di hirap din. So, yeah, yan ang gusto ko nga i-share. Thank you, Pastor. Amen, amen. Thank you. Thank you for that experience. Actually, ako, naalala ko lang yung kapatid ko. Hindi pinapalo. Ako, konting kibot. May tama eh. Pero yung kapatid ko, dalawa lang kasi kami. Hindi pinapalo. Babae yun eh. Siya yung bunso.
minsan, pag uwi ko ng bahay, galing akong eskwela, pinapagalitan ng tatay ko yung kapatid ko. Galit na galit. Sabi ko, yari ka, papaluin ka ngayon. Sabi ko gano'n. Sa loob-loob ko lang. Nakangiti pa ako, pumapasok ako ng bahay namin. Tapos, nakita ko talagang galit na galit yung tatay ko. Yung talagang, papaluin na siya. Pero hindi pa rin pinapalo. Nagtataka ako. Hindi ginawa ko, binuyo ko yung tatay ko na napaluin. Sabi ko doon, habang galit na galit yung tatay ko, sabi ko sa kapatid ko, ayan, kasi. Sabi ko ganun, pasaway ka kasi, ayan. Lumingon sa akin yung tatay ko, sabi sa akin, tumahimik ka, isa ka pa. Pak, ako tinamaan. Napadaan lang ako akong pinalo. Yung galit niya sa kapatid ko, binaling sa akin. lumabas, nung gabing yon, ako na yung pinapalo, hindi na siya. Siya nakapasok sa kwarto, nakasilip ng ganon, nakangiti pa. Sabi niya sa akin, ayan, kasi pakailamero ka. So, mapapansin mo talaga, mayroong mga untouchable na hindi ginagalaw. Di ba? Pero meron talaga madaling-madaling tamaan Pero manapadaan ka lang, sinabi mong, ayan, kasi, kulit mo kasi. Ay, ikaw ang pinalo na. Di ba? Kasi sabi, isa ka pa, sumasagot ka dyan, tumahimik ka, pak, ako na yung tinamaan. Anyway, pag-uusapan natin ngayon ay masalimuot, no? Matututo tayo sa ibig sabihin ng sibling rivalry. At mahaba ang storya na to, no? Actually 37 hanggang 50. Mostly no, majority ng Genesis malaking part ay patungkol sa storya ni Joseph. In fact, si Joseph ay isa sa pinaka-paborito ko, kundi man siya yung pinaka-paborito ko, basta isa siya, kundi siya top 1, top 2, no, bukod kila David, kina Paul, si Joseph, talagang gustong-gusto ko yung storya niya, no. At naalala ko nung bago akong Christian, si Joseph, yung story of Joseph, ang isa sa mga nangusap sa puso ko para tanggapin ng Panginoon, no. At talagang I remember that time when I was reading the book of Genesis na about Joseph. Yung time na nesindo na nagpipigil siya kung gaganti ba siya sa kapatid niya o hindi. Kaya umiiyak ako na binabasa ko yun. No, at kumbaga, ramdam na ramdam ko yung pain sa heart niya. And then nakita ko yung pagmamahal niya at yung forgiveness sa heart niya na sinabi niya, pinauna ako ng Panginoon dito, no, para iligtas ang buong Israel. So niyakap niya yung role niya na yun. No? And in fact, matututo kayo sa perseverance sa life ni Joseph. From the time na pinagbintangan siya, tinapon siya, pinagbintangan, binenta, pinagbintangan na rapist, inalila sa loob ng prison, so on and so forth. Hanggang sa maging emperador siya, naging governor ng Egypt. No? So simulan na natin yung storya para... Exciting to So brace yourself for 37 to 50. Madaming Fridays to na pag-uusapan natin ang story ni Joseph. So let's start, no? From Joseph's dreams, no? Mga panaginip ni Jose. All right, let's start with chapter 37 verse 1 and 2. Ayan. So unahin natin si Brother James. Go ahead, Brother James. Okay. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. These are the family records of Jacob. At 17 years of age, Joseph tended sheep with his brothers. The young man was working with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives, and he brought a bad report about them to their father. Mm-hmm. So, si Jacob, no, lived in the land kung saan siya nag-stay dun sa land of Canaan. Ito na kasi yung tinatawag nga na promise land na binigay sa kanila, no. Na so ito yung yung kaniyang family record, sabi dito. Ilang taon daw si Joseph nung nakilala natin tong bida natin? Ha? Ilang taon siya? 17. Oh. 17. Daisy pa lang si Daisy. Daisy 7.
17, so ibig sabihin batang-bata. So imagine si Joseph ay panglabing isa. Bunso siya, bunso, panglabing isa. Wala pa si Benjamin, okay? So para may idea lang tayo. Ang unang asawa ni Jacob na naging Israel, ang pangalan niya ay si Leah. Si Leah, nagkaroon siya ng mga anak, di ba? Kasama na din si Dinah yung na-rape. Tapos si Rachel hindi magkaanak. Ang ginawa niya, binigay niya yung kanyang helper, si Bilha, no? Nagkaanak, dalawa yata yun. Si Zilpa, hindi na rin magkaanak itong si Leah. Binigay niya naman si Zilpa. So aside from Leah and Rachel, may dalawa pang concubine or asawa tong si ano, which is yung mga helper nga no kanilang mga anak. So hanggang sa naging 11 yung anak niya. Hanggang sa nabuntis itong si Rachel, no? At ang kanyang anak ay si Joseph, siya yung bunso. So kung imagine niyo, 17 lang siya, ilang taon na kaya yung mga kapatid niya? So meron diyang kapatid siya na 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, dahil kung maaalala niyo, 20 years siya mahigit, no, doon sa kina Laban. Nung pagsampa niya doon sa dito sa Canaan, di malalaki na yung mga anak niya. So yung mga nauna niyang anak, sina Ruben, yung panganay, malalaki na. Diba? So ito 17 lang siya. Pero isang bagay yung mapapansin niyo dito, no? Sabi ni Brother James, he brought a bad report about them to their father. Tatanungin ko kayo, bakit siya yung nagre-report? Siya yung bunso. Ano sa palagay niyo? Bakit siya yung nagre-report? Siya yung bunso. Anybody? Bakit si Joseph, hindi si Ruben? Siya ang paborito. Siya ang paborito. Okay, very good. Mga view, pinag-uusapan natin kanina, yung kapatid ko nga lang, hindi na sasaling eh. O, pag yung kapatid ko nag-report, yari ako dun. Sigurado may palo ako. So, bukod sa siya ang paborito, hindi lang to... Una, bakit paborito si Joseph? Sige nga, kung maaalala nyo sa story na mga pinag-aralan natin. Why do you think Joseph is the favorite? Is the favorite son among the sons of Israel? Anak ni Rachel. Dahil anak siya ni Rachel. Exactly. Anak siya ni Rachel. Bakit? Sino ba si Rachel? Nakamamahal ni Jacob. Tao. Pinakamamahal na babae. Ni Jacob. No. Napansin ko lang, ito naman eh, open ano naman to, open publicly known, no, si President Erap, no, former President Erap, madami siyang anak, di ba, sa iba-ibang babae, no, naalala niyo lang, di ba, pero meron siyang anak sa tunay na asawa, meron siyang mga love child sa mga dati niyang girlfriend, no. Napansin ko lang si JV Ejercito, no, anak niya yun kay Gia Gomez, artista yan nung araw. Parang favorite niya, no, kasi nag-aral yan sa Xavier, sa Ateneo, di ba? Pero may isa siyang anak, naalala ko noon, si Josephine Strada, anak yun ng isang fan na taga-Caloocan, no. Na hindi niya in-acknowledge, no, publicly. Kasi yung bata na yon is publicly napapa-interview siya, sabi niya anak siya ni Erap. Nahawig naman ni Erap yung bata, no? Tapos sabi niya hindi siya ina-acknowledge, unlike ng pag-acknowledge kay JV, saka yung mga pag-acknowledge dun sa mga anak niya kay Laarnie Enriquez, di ba? Mga artista yun ng araw. I'm sure hindi niya nakilala. Pero yung ito, since hindi kilala yung nanay niya, sabi niya, ba't ganun, hindi ako ina-acknowledge? No? Sabi, anak ka ba talaga ni Erap? Hindi pa naman usan DNA nun. Sabi niya, may proof siya. Pinakita niya, naalala ko noon sa ano pa yun eh. Sa parang mga talk show pa noon. Yung mga proof niya ng mga 5,000 pesos every month pinapadala ni Erap na sustento. No? Parang gano'n. So, come to think of it, 5,000 pesos, ang lit lang noon. No? Compared sa isang anak mo na pinag-aral mo sa Xavier or Ateneo. Kaya parang gano'n. So, dito... Meron siyang si Jacob, meron siyang anak din sa mga katulong, no, or helper nila Leah at nila Rachel.
may anak siya kay Rachel. In fact, yung kanyang panganay ay anak ni, may anak siya kay Leah. In fact, ang panganay niya, anak ni Leah. Pero bakit? No? Bakit natatangi itong si Joseph, paborito niya? Kasi anak nga ito ng pinakamamahal niya. Tama si Sister Darin. Pangalawa, bunso ito. No? At pangatlo, among sa magkakapatid, management-wise, engineering-wise, magaling si Joseph. Kumbaga, dito pa lang, makikita mo na, when you are put in charge, ibig sabihin, you have the gift. Hindi ka naman maglalagay ng tao sa unahan kung walang gift, di ba? So, parang halimbawa, sa classroom ninyo, di ba? Magbobotohan kayo ng class president. Sino yung madalas yung binubotong class president? Kung hindi siya yung pinakamatalino sa klase, siya yung magaling sa reception, o kaya may leadership. Na kumbaga, pag sinabing dito tayo pupunta, susunod lahat. May command, may commanding voice, kumbaga. So, ganun tong si Joseph, right? 17 lang siya, meron siyang leadership. Meron siya, visionary siya. Magaling siya sa management, magaling siya sa engineering, magaling siya gumawa ng sistema at procedure. So, Joseph is the man, kahit 17 lang siya. No? So, tuloy tayo sa storya natin. So, dun pa lang, kung ikaw yung kapatid ni Joseph, una, halimbawa, nanay mo, hindi mahal ng tatay mo. Pangalawa, nanay mo, hindi na nga mahal ng tatay mo, nanay mo, katulong pa. Di ba? Parang, di ba, parang, ay, kumbaga sa bilangan, eh, nasa hulihan na ako nito. Pero yung nanay ni Joseph, mahal ng tatay namin, kitang-kita, bunso pa si Joseph, tapos may gift pa mula kay Lord, matalinong bata. So, ibig sabihin, may leadership. So, tunghayan natin, ano yung mga sumunod na nangyari. All right. Let's ask Sister Elvi na basahin ang chapter verse 3 and 4. Go ahead, Sister Elvi. Nakamit po kay Tita. Verse 3 po, now Israel loved Joseph more than his other sons because Joseph was of son born to him in his old age, and he made a long sleeve robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not bring themselves to speak peaceably to him. Oh. Ayun na. Kanina, binanggit sa verse 2, no, he brought a bad report about them to their father. Alam niyo dito sa kultura ng Amerika, ayaw nila dito yung snitch, ang tawag nila, no? Yung mahilig magsumbong. Baliktad naman sa kultura natin. Ang paborito ng teacher, no? Kung nasa Pilipinas, alala niyo, ang paborito ng teacher yung mahilig magsumbong. Di ba? Pero dito sa Amerika, ayaw nila 'yon, yung mga kabataan, pag snitch ka, nako, outcast ka. Ibig sabihin, eh, huwag ka magsusumbong. No, etong si Joseph, ano to, snitch, no? Pero ang snitch naman eh meron naman ding positibong madadala. Kasi responsible ka. You are responsible of what you know. Kung mali, dapat itama, 'di ba? So dapat sabihin mo sa tatay mo, siya yung authority. Ngayon, eto ang problema, hindi lang siya snitch, no? Kumbaga, dito sabi dito si Israel, no, pinapakita niyang mahal na mahal niya itong si Jose, si Joseph. More than his other sons. Dahil si Joseph ay ipinanganak niya nang matanda na siya. Diba? So, kumbaga, ito si Joseph ay, sabi dito, he made a long sleeve robe for him. No? So, gumawa siya ng ano, ng kakaibang regalo. Kasi dito, glaring na agad. No, kumbaga, parang, halimbawa, Brother James, si CJ, binilan mo ng sando, pero si Tyron, binilan mo ng long sleeves. No, Calvin Klein pantatak. So, may disparity na agad. Di ba? So, hindi na pantay. Di ba? So, dito, mapansin natin. So sabi niya dito sa verse 4, no, nakita to ng mga kapatid niya na mahal and their father loved him more. Nakita to ng mga kapatid niya na mahal ng tatay nila.
si Joseph kumpara sa kanila. No, they hated him and could not bring themselves to speak peaceably to him. So, kinaiinisan na. So, doon pa lang, 17 pa lang, kinaiinisan na. Kasi mas matalino, mas magaling, sumbongero, sa mabuting pamaraan naman. Hindi lang yun, nabigyan pa ng regalo. Ito yung tinatawag na ano, Joseph's coat. No, yung multicolor, yung ano kumbaga technicolor coat na kakaiba sa kanila. Yung sa kanila plain, sa kanya kakaiba. Kumbaga sa panahon ni Pastor Bert, true be nice. Naalala niyo? Naalala niyo Pastor Bert yung true be nice na polo? True. Medyo kumikinang-kinang pa tayo eh. Ayan. Parang muntagot. Eh yung mga polo noong 70s na ano na yung ano, kwelyo eh para daw makakapatay sa talim. sa talim eh makakapatay na. No. So nabigyan siya ng regalo. Yeah, so mas kinainisan siya. Kinainisan siya ng mga kapatid niya. So sige, tuloy natin yung kwento. Ano nangyari? Yeah. So verses 5 hanggang 8. Ayan. Okay, let's ask Shane to read it. Shane, can you read it? Okay. Then Joseph had the dream. When he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, "Listen to this dream I had. There we are, binding sheaves of grains in the field. Suddenly my sheaf stood up and your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf." Sheaf, yeah. "Yeah. Are you really going to reign over us?" His brother asked him. "Are you really going to rule us?" So they hated him even more because of his dream and what he said, what he had said. Oh, yeah. Mas lalo siyang kinainisan. Mas lalo siyang kinainisan kasi nanaginip siya, no? He had a dream. Tapos nung kinuwento niya, yung panaginip niya ganito. Tingnan natin ano, yung picture, no? Joseph's dream. Okay? Tingnan natin images. Ayan, no? Ito yung dream niya. Ayan, kung nakikita nyo, palakihin natin. Ah, paano ko ba palalakihin ito? Mm-hmm. Anyway, ayan. Lumaki. Sorry. Ay. Ayan, nakita nyo? Ito yung dream niya. Kinukwento niya sa mga kapatid niya. Sabi niya may ano, no? Sabi dito, there we were binding sheaves of grain in the field. Okay. Sabi niya dito, nandito tayo sa panaginip ko, no, para tayong mga grains. Alam niyo yung bagong ani kasi hindi pa napapagpag yan eh, no? Hindi pa napapagaspas, kumbaga. Wala pa, hindi pa nakukuha yung hindi naman sa kanila rice, no? Sa kanila ay ang tawag dito eh ano yung barley ba yun or basta mga ano mga ginagawang bread, no? Mapapansin niyo dito, sabi niya, eto nakapalibot kayo, no? Sheaves, no? As nag-bow down kayo doon sa isa, no? Particularly, wala naman siyang sinabi na ano, kasi pansin niyo dito, "Listen to this dream I had. There we were binding sheaves of grain in the field. Suddenly my sheaf stood." Ah, yun, sinabi niya pala. "Suddenly my sheaf stood up." No, sabi niya dito, "And your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf." So, sabi niya, nakapalibot kayo. Pagkatapos, yung mga sheaves niyo nag-bow down sa akin, ako nandoon sa gitna. So, itong si Joseph, wala naman siyang ibig sabihin, no. Kumbaga, bata, 17 years old. Come on. Na naginip, nagkwento lang. Pero anong reaction ng mga kapatid niya? Di ba? Violent reaction na guys. Sabi niya, so ibig mo sabihin, mag-reign over us ka?
are you really going to rule us? So, lalo siyang kinainisan ng mga kapatid niya. So, this is a prophetic dream, okay? Prophetic dream to na mangyayari in the future. Hindi nila alam ang ibig sabihin nito sa panahon na yon, pero this will happen one day. Okay, verses 9 hanggang 11. Okay, makikibasa. If you can read, Pastor Bert, makikibasa po. Then he had another dream and told it to his brothers. Look, he said, had another dream. And this time the sun, moon, and 11 stars were bowing down to me. Verse 10. He told his father and brothers, and his father rebuked him. What kind of dream is this that you have had? He said, am I and your mother and your brothers really going to come and bow down to the ground before you? 11, his brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Oh, ano napansin nyo sa mga verses na to? Sige, kayo naman na mag-interpret. Mm-hmm. What do you think? What happened? No? Another dream. Nagkaroon siya ng panaginip muli. Opo, isa pang panaginip. Sabi niya yung mga tala ay ano, yeah. Ang araw, ang buwan at ang labing isang between. Sabi niya ay yun, Lodo. It bowed down again to him, no? Bowing mm-hmm. down to him. So lumalabas po dito sa dream niya tawag nito. Pakita ko lang po yung picture ah, para mas maano natin, mas ma-appreciate natin. Ayan. Lumalabas po dito sa dream niya, may araw. Sino yung nire-represent na araw? Yeah. Sa palagay niyo, sino ang nire-represent na araw sa dream niya? The sun. Which is the center parang of the si solar God, system. Father God. Ito yung si Father God, another guest. Well, in science, yung all the planets were revolving around the sun. Okay, magandang perspective 'yun, Pastor Bert. Yung yeah. lahat ng mga planets ay nakapalibot dun sa sun, no? Siya yung parang sentro. Sa pamilya nila, sino ba ang lead? Sino ba ang parang sentro? Sino ang parang nasa unahan nila? Supposed to be their dad. Tatay. Yan. So dito, ang nire-represent the father. Ang nire-represent ng son nung araw ay si Jacob. Ang nire-represent ng moon ay si Rachel. Yung 11 stars ay yung mga kapatid niya, kasama na dito si Benjamin. No, I'm not sure kung pinanganak na si Benjamin dito o hindi pa. No, malalaman natin 'yan. Pero dito, ang sabi ng tatay niya, no, balikan natin sinabi ni Pastor Bert, no, ni-rebuke siya ng tatay niya. Yung pinagsasabi mo. Kasi you need to understand this from a cultural and historical background of Jewish tradition. No, kumbaga na patriarch. Okay, kahit nga Filipino background. Tingnan mo. So parang sinasabi mo, 12 kayong magkakapatid, no? 17 years old ka lang, tapos sinasabi mo, yung tatay mo na may-ari ng bahay nyo, na nagpapakain sa inyo, na nanay mo na siya yung leader din ng bahay nyo, na kumbaga, nanay mo, parent mo, no? Plus yung mga nauna mong kapatid na matandaan sa'yo, sabi mo, sa panaginip mo, nag-bow down sa'yo. Eh kahit nga Filipino perspective, hindi tatanggapin yan. Nakuha niyo po? Bakit? Bakit sa palagay niyo hindi katanggap-tanggap yun? Anybody?
Bakit sa palagay niya pang hindi katanggap-tanggap? But bakit unacceptable? Nalaglag yung aking. Bakit unacceptable na kahit sa seniority, seniority yung dapat mas matanda mo na bago pinakahuli yung bata. Exacto. Amen. Galing ni Brother Rene. Naalala niyo ba noon? High school na yung kapatid mo. Diba, grade school ka lang. Sabi mo, grade 2 ka lang. Ang kapatid mo ay 4-year high school. Parang sinasabi mo, kuya, balang araw, luluhod ka sa akin. Malamang habuling ka ng batok nun eh. Di ba? Di ba? Ano ba, mga kuya mo, grade 5 na, 1-year high school. No? Tapos sasabihin mo, sa basketball, balang araw, luluhod ka sa akin. Eh, mga kuya mo, malalaki na, matitigas ng buto. Tapos sabihin mo, sa basketball, luluhod ka sa kanya. Parang habuling ka ng batok nun, or di ba? Or kumbaga, basta mamaliitin ka talaga nila. Kasi it doesn't show. You're only 17. Now you're telling us na someday we will bow down sa'yo. So that's a big, malaking bold statement yun. No? In fact, sa perspective naman talaga, in fairness naman kay Joseph, wala naman siyang intention magyabang. He's just a kid having a dream. At kinukwento niya lang. Wala siyang intention na sabihin niya na someday this will happen. At hindi niya gustong mangyari yon. He's a humble person. No? In fact, truthful lang siya. Alam niyo yung bata, nagsasabi lang ng totoo. Pero ang sabi, nirebuke siya ng tatay niya. Sabi niya, ano bang klaseng panaginip yan na meron ka? Ibig mo sabihin, yung nanay mo, ako, no? Ako na sun, nanay mo na moon, na kapatid mo mga stars, no? We're really going to come and bow down to the ground before you. Hello, no? Tapos ang last statement, yung mga kapatid niya ay sobrang selos na sa kanya, no? Ito yung selos na envy na eh, no? Sa ibang term, no, envy. Kasi yung selos minsan ginagamit natin, jelling. Oy, nagje-jealous yung husband, yung wife. Minsan cute lang yan eh. Pero wala naman talaga masamang ibig sabihin. Ito, envy. Masama ibig sabihin ito. Ibig sabihin, nagtatanim na ng sama ng loob. His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Hindi niya na pinatulan, pero inilagay niya lang sa isang compartment ng isipan niya. Kasi bakit? Si Jacob, madami ng experience eh, kay Lord. Di ba? Remember yung mga napag-aralan natin? Alam niya galaw to ni Lord eh. So hindi niya pinatulan pero nilagay niya lang sa isipan niya na I'm sure someday gagamitin niya yung wisdom na yan na pagdating ng panahon mare-recognize niya agad na okay, governor ka na ng Egypt ngayon. Ito na ibig sabihin, bow down talaga kami sa iyo. Bakit? Magmamatay sila sa gutom pag di sila nag-bow down. So ganun yung ibig sabihin in the future na mapag-aaralan natin. Anyway, balikan natin yung kwento. Iyan. Eto na, sa sobrang inis ng mga kapatid, ibinenta si Joseph. Sige, basahin natin. Ayan, 12 and 13. Sino magbabasa? Tita Pepot, kakibasa po. Sana hindi kayo choppy. Subukan po natin, baka hindi choppy. Pag choppy, sasabihin namin. These brothers had gone to pasture their father's black at Shechem. Israel said to Joseph, your brothers, you know, are pasturing the flocks at Shechem. Get ready, I'm sending you to them. I'm ready, Joseph replied. Okay, thank you, Tita Pepot. Hindi ka choppy ngayon. Alright, ano napansin niyo dito? Wala bang familiar sa inyo na mga words? Na lately lang napag-aralan natin. Saan daw siya nagpapastol? Shechem. Ano yung Shechem? Naalala niyo yung Shechem? Yung place na minasuffer ng magkakapat-apat na magkakapatid. Very good, di ba? Yung Shechem, andiyan yung mga Shechemites, di ba? Ayan yung minasuffer nila eh. Dahil ni-rape nila yung kapatid nilang si Dinah. So doon sila nagpapastol. Okay? Yung mga kapatid.
sabi niya, sabi ni Israel kay Joseph, no? Hindi na Jacob ang pangalan niya dito, Israel na, binago na ng Panginoon. Sabi niya, yung mga kapatid mo nasa Shechem, maghanda ka na, no? At isi-send kita papunta doon. Sabi ni Joseph, I am ready. Okay? So, bakit sa palagay niyo naiwan si Joseph? Bakit sa palagay niyo naiwan si Joseph? Sige nga. Ayaw siya isama. I'm sorry again, Shane? Ayaw siya isama. Ayaw siya isama. Galing mo talaga. Una, ayaw ka isama. Buisit, kumbaga parang buisit ka sa amin. Parang alam mo yan, imagine mo, hindi kami mabubuisit sa'yo. Eh sinasabi mo na ano kami, magiging luluhod kami sa'yo someday. Ito, we're talking about 20, 30, 40, 50-year-old na kapatid mo. And sinasabi mo na luluhod sila, mabubuisit talaga sila. Hindi ka talaga isasama, di ba? Another reason, bakit hindi kasama si Joseph doon? Sa palagay niyo? Nabibisit na yung mga kapatid niya sa kanya. Nabibisit na. Yun nga yung first reason, James, di ba? O, pero sa palagay niya, bukod sa nabibisit yung kapatid niya sa kanya, ano pa yung isang reason? Go ahead, Tita LB. Sinasabi ka. Ano isa pang reason bakit ayos ang isa? Bakit wala siya doon? Kasi tandaan nyo. May pinaplano. Go ahead, Tita Pepot. May pinaplano sila. May pinaplano yung magkakapatid. Yeah, totoo yan. May pinaplano na sila nung nandun sila sa Shechem. Pero tandaan nyo, isa sa reason bakit hindi kasama si Joseph. Una, sinadya talaga yon ng tatay niya na ipaiwan si Joseph. Bakit? Shechem sila pupunta eh. Saan ba ang Shechem? Shechem, minasaker nila yan eh. So kung magpapastol yung mga anak niya, pinauna niya yung 10. 10 lang naman yun eh. Pinauna niya yung 10. Iniiwan niya palagi yung 2 anak ni Rachel. Pansin niyo yan, sistema ni Joseph, ni Israel. Kahit nung nasa Egypt na si Joseph, na nalaman niyang patay, lagi niyang pinapaiwan si Benjamin. Kumbaga, yun lagi yung system niya. Paunahin niya yung 10, iiwan niya yung si Joseph at si Benjamin. So, ganun yung nangyari. Naalala niyo, nung parating si Iso, sino nasa harapan? Sino nasa likod? Di ba? Ang nasa likod si Rachel at saka yung anak niya. So, ganun pa rin. Ito, same system pa rin siya. Plus, another factor bakit naiwan si Joseph, kasi si Joseph, engineering, management-wise, matalino, magaling. So, ahayaan niya muna dumiskarte yung 10, pero itong si Joseph, pag pinapunta niya, alam niya may report. So, makakadiskarte siya bilang leader. So, kumbaga, si alam niyo kasi, naalala niyo si Jacob, si Israel, he's also good in management and engineering. Naalala niyo bakit? Iba na palago niya yung mga ship ni Laban kahit na hinati na. So magaling din siya. At nakita niya yun sa anak niyang kay Joseph. So since alam niya yung talent niya nakuha ni Joseph, pinipreserve niya. Dito ka muna para second option para pag pumalpak sila doon, papupuntahin kita, sabihin mo sa akin para makadiskarte ako ng tama. Nakuha natin from a perspective of a leader. Okay, tingnan niyo naman bilang sa perspective ng isang Christian. Wala namang ginagawa masama si Joseph. Right? In fact, he's a good son. Pero kinaiinisan siya. Kinabubisitan siya. Here's the thing. If you are following God, if you are honest, if you are kind-hearted, if you are compassionate, if you are a Christian, if you are a believer, do not be surprised na some people will, kainisan ka. Kasi some people are not following what is God's will. Since you are following God's will, eto lang ang kakabusitan ka. So, huwag ka na ma-surprise. Ha? Diba? Naalala niyo ba yan ng mga unang panahon na ikaw ay, kumbaga, naging Christian?
Tapos some members of the family or some friends are, you know, suddenly parang nainis sa'yo. Lalo na siguro kapag nagsabi ka pa ng totoo, talagang kakainisan ka. Sa panahon nga ngayon, ang hirap mag-preach kasi kung titingnan mo ang mga tao, wala ka nang pwedeng sabihin. Kasi lahat meron sila. Diba? Pero dapat di ka tumingin sa ganun. Tumingak sa kung ano yung tama. Ang maganda kay Joseph, hindi siya tumitingin kung anong sinong tatamaan o hindi. Sinasabi niya lang yung totoo. Eh, yung nakita niya. Diba? So, masaktan ka kung masasaktan ka. Parang ganun. Kaya kinainisan siya ng mga kapatid niya. No? Kaya ito, pinasunod siya ng tatay niya. Sabi niya, I am ready. Ibig sabihin, sa Tagalog, tay, ready na ako magsumbong kung meron man ako makikita. No? At alam na ng mga kapatid niya, nako, ito na, sumbongero, parating na. Kaya pinagplanuhan na siya. Tingnan natin anong ginawa sa kanya. Ayan. Verses 14 hanggang 16. Sino pa ang hindi nakabasa? Ayan, balikan natin si Pastor Bong. Fourteen to sixteen. Then Israel said to him, "Go and see how your brothers and the flocks are doing, and bring word back to me." So he sent him from the Hebron Valley, and he went to Shechem. Mm-hmm. A man found him there, wandering in the field, and asked him, "What are you looking for?" "I'm looking for my brothers," Joseph said. "Can you tell me where they are pasturing their flocks?" Mm-hmm. Thank you, Pastor Bong. So sabi sa kanya ng tatay niya, si Israel, "O sige, umayo ka, hanapin mo yung mga kapatid mo, no? At i-check mo yung kapatid mo at yung mga flocks, kung kamusta na sila." So ang negosyo nila, obviously, ganun pa rin. Sa panahon ni Laban, eh sila ay, ano pa rin, no? Shepherd pa rin. Shepherding business. At mahalagang sinabi dito na sa verse 14 ni Israel, eh, "Bring word back to me." Ayan ang ibig sabihin po nun. Sige nga, matanong kayo. Anong ibig sabihin nun? No? Sa Tagalog, eh, sabi ng tatay, "Oh, pumunta ka doon. Hanapin mo yung ano, mga kapatid mo. Pati yung mga flock, yung business natin. At mag-report ka sa akin." O, ano ibig sabihin nun sa inyo? Ano sa palagay? Para pong gustong malaman ng tatay nila kung tama yung mga pinagagawa nila. So, ibig sabihin ba, Tita LB, may history na tong mga anak na to? Meron na po. Malagay ng tatay nila. May history na ng sablay. Kablay, diba, kalokohan. May history na ng kalokohan. Meron ng story. O kasi, mas matatanda ito ha. We're talking about probably 50, 40, 30, 20-year-old guys, 10 magkakapatid. At may history na siguro ng gulang, panggugulang. Maaring may history na ng nawawala ng sheep. Maaring may history na ng maling diskarte kung saan dinadala yung flock. Kasi you need to find a good grazing ground para mapakain mo yung ano eh, yung sheep mo eh. No? May history na maaring naliligaw sila. May history sila na mahina, dumiskarte. Eh itong si Joseph, nakikita niya yung sarili niya doon sa anak niya si Joseph. Si Israel kasi magaling dumiskarte. Manager siya. So sabi niya, "Sige na nga anak, eh ikaw na nga itong tumao doon, tingnan mo kung ano nangyayari at isumbong mo sa akin kung ano naman pinaggagawa nitong mga tao na to." No, kasi to, may history na sila malamang. Kasi sanay na sanay magbenta eh. Mapapansin nyo, sanay na sanay magbenta. No, sanay na sanay gumawa ng mga scheme. O, eh, kanino pa ba mamanahin yung pagiging schemer? Lolo nila si Laban. Lolo nila si Isaac. Tatay nila si Jacob.
Mga schemer lahat yan eh. Kahit si Abraham, schemer din. So, kanino pa ba nila mamanahin yun? Pero ibig sabihin, walang tiwala itong si Israel dun sa mga anak niya. Kaya sabi niya kay Joseph, o Joseph, puntahan mo na nga yung mga yun. Sabi niya gano'n. Tingnan natin ano nangyari. So, sabi niya, meron siya nakasalubong na lalaki. No, tinanong niya agad. Sabi niya, ano bang nahanap mo? Anak, sabi, amang, ano bang hinahanap mo? Ay, hinahanap ko po yung mga kapatid ko. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung nasaan sila nagpapastol? No. So 17 hanggang 20. Ayan, makikibasa po si Sir Darren. Verse 17, they've moved on from here, the man said. I heard them say, let's go to Dothan. So Joseph set out after his brothers and found them at Dothan. They saw him in the distance, and before he had reached them, they plotted to kill him. They said to one another, oh, look, here comes the dream expert. So now, come on, let's kill him and throw him into one of the pits. We can say that a vicious animal ate him. Then we'll see what becomes of his dreams. Oh my goodness. Diba? So, ano napansin niyo sa verse 17? Anybody? They moved on from here, sabi ng lalaking kausap ni Joseph. At sabi niya, narinig ko, sabi-sabi nila, pupunta sila sa Dothan. So, ang ginawa ni Joseph, pumunta siya sa Dothan. So, ano napansin niyo sa verse 17? Bakit sila nasa Dothan? May balak sila. Plano. May plano. Saan ba sila pinapupunta ni Israel? Sa Shek. Shek. O bakit sila nasa Dothan? May plano po sila. May plano. No, bukod sa may plano, matitigas talaga ulo. Pinapunta sa Shekem, pumunta sa Dothan. O, may sariling diskarte. Premeditated. No, opo. No, pero bago pa yung premeditated murder, may utos yung tatay, yung leader nila, si Israel. Bumunta kayo ng Shechem. Kasi si Israel, well-experienced. Alam niya, sa Shechem, doon dapat kasi, magandang magpakain ng tupa. O, bakit nasa Dothan itong mga anak niya? O, di ba dapat didiretso si Joseph sa Shechem? Mabuti, nagtanong siya. Kundi, wala siyang aabutan sa Shechem. Kasi bakit wala sila sa Shechem? Kasi alam nila, susunod itong si Joseph sa Shechem. Kaya lumipat sila sa Dothan. Mabuti na lang, nakapagtanong itong si Joseph, sumunod siya sa Dothan. Kaya nung nakita nila, eto na ang dream expert natin, mga tol. Yariin na natin to ngayon. Kakataon na natin itong ligwakin. Imagine mo, kapatid mo, pagpaplanuan mong patayin. Di ba? Sino ba yung unang pinatay na magkapatid? Naalala mo? Cain. Si Cain at si Abel. Di ba? Di ba nakakalungkot na yung senaryo na yun? Magkapatid na yun, pinatay. Pinatay ng kapatid yung kapatid. So, in fact, pumatay lang ng tao kahit hindi kayo magkakilala. Kahit yung mga gun for hire lang sa Pilipinas na nakamotorsiklo, nabayaran ng 10,000 pesos. Imagine yun, buhay ngayon sa Pilipinas. No? May range. 50,000 pagka may kilala yung tao. Pag di naman kilala, nakaaway mo lang sa weteng o kaya nakalaban mo sa sabong, hindi kayo nagkaintindihan. O kaya nagtapon lang ng basura sa ano, tapos gusto mong papatay, 10,000 pesos. Magkano po ang 10,000 pesos sa US dollar? Magkano nga ba? 10,000 pesos. $200. $200 para pumatay ng tao. Imagine. Nakakalungkot na yun. Pero mas nakakalungkot to, kapatid mo eh, papatay mo. At sabi ng police dito, ng ating police, premeditated murder. Tama po ba na ang premeditated murder at murder parehas ng parusa? No, kasi pinag-isipan mo na eh.
Diba? At ang sabi sa Biblia, inisip mo pa lang, galit na galit ka sa kapwa mo, you're wishing the person to die, nasaktan, or may gawin kang, o i-threaten mo siya, that's murder. That's murder. Right? Sabi ng Biblia. Inisip mo pa lang na pag nasaan ng isang babae, o babae, pag nasaan ng lalaki, o lalaki, kapwa sa lalaki, iba ng panahon ngayon eh, o babae, kapwa sa babae, that's adultery. Sabi ng Biblia. So iniisip pa lang natin, nagkakasama na tayo. Diba? So dito sa senaryo na to, itong magkakapatid na itong sampu, nagkakasala na sila. Kasi kung babalikan natin, ito yung mga words nila. Oh, look! Ito na yung dream expert natin, mga kapatid. So, no, mga tol, eh, patayin na natin to at itapon natin siya sa bangin. No? Tapos sabihin na lang natin sa tatay natin, isang vicious animal, kinain siya, gaya ng leon or whatever. Diba? Then we'll see what he becomes, no? What becomes of his dreams. Tingnan natin, may panunuya pa sa dulo eh. Ngayon, tingnan natin. Pag pinatay natin to, tingnan natin kung ano mangyayari sa panaginip niya, kung magkakatotoo. Nararamdaman niyo ba yung anger? Yung envy? Yung hatred? Yeah. Kapatid sa kapatid. Mm-hmm. We're not talking about hindi magkapatid dito, ha? Kapatid sa kapatid. Bakit po masama ang envy? Bakit po masama mainggit? Sige po, tatanungin ko kayo. Bakit po masama mainggit? Sa kapatid mo? Sa kapwa mo? Sa churchmate mo? Kahit kanino, bakit masama mainggit? Go ahead, Brother Rene. Kami po kayo na kami. Masama po talaga maingat kasi yan ang pinagmumula ng lahat ng mga mas mali, mas grabe pang maling magagawa ng isang tao. Hmm. Di bali kung take it positive ways, kung maingat ka, mag-strive ka. Kaso pangkaraniwan yung ingit, gagawin mo sa masamang paraan para malagpasan mo siya. Hmm. O mahigitan mo siya. Kaya masama ang maingat. Hmm. Yung nainggit ka, yung sinasabi natin sa Pinoy concept na nainggit ka and then ginamit mo yun na parang positibong pangyayari para umunlad ka sa buhay, no, ay hindi na natin matatawag na inggit kasi hindi ka na nakafocus doon sa feeling na yun eh. Na you accepted it as a challenge. No, halimbawa, yung kapitbahay mo nakabili ng bahay, ay napakaganda na nangyayari sa kanya. Diba? Hindi siya lumalabas sa inggit. Kumbaga, gusto mo rin kasi mangyari sa buhay mo. So, hindi ka na nakafocus sa kapitbahay mo. Nakafocus ka na kung paano mo kukunin yung dream na yon. So, hindi mo na siya makakategorize sa inggit. Paano mo siya makakategorize sa inggit? Halimbawa, kapitbahay mo, bumili ng bagong TV, malaki. Diba? So, asasabihin mo, ay, China naman yan. China naman yung binili ng TV na yan, di naman matibay yan, di ba? O kaya nainggit ka sa kapatid mo, nakapag-abroad. Eh nakapag-abroad nga, DH naman. Di ba? Yung ganoon. O kaya nainggit ka sa kaklase mo. No, nakapag-asawa. No, oh, nakapag-asawa nga, hindi naman kagwapuhan yung asawa. Yung mga ganun. O kaya nakabili ng bagong sasakyan. O second hand naman. Yung bang lagi kang meron kang pintas? Yung bang lagi kang parang laging negative sa iyo? Hindi ka natutuwa. O di ba nga, naalala ko kung na-share ko lang dati. Kapag ka ikaw, may magandang nangyayari sa mga tao sa paligid mo. Magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, pinsan mo, barkada mo, kaklase mo, ka-churchmate mo, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, kahit sino pa to. At merong magandang nangyari sa buhay niya. At nakaramdam ka ng inis, may problema ka, you need to repent. Honestly. Pero pag nakaramdam ka ng saya, that's the right feeling. Dapat matuwa ka. Diba? Matuwa ka sa joy, share the joy of other people.
Bawa, ay, saya-saya natin. O magaling na si Tita Fe. Masaya tayo. Ay, saya-saya natin. Si Tita Amy, lola na naman. Diba? O, ang saya natin. Diba? Merong lechon nung linggo. Diba? Maging masaya tayo kasi birthday ni Tita Terry, masaya tayo. There's the feeling of sharing the joy. Pero kapag nakakaramdam ka ng inis, di ba? Halimbawa, lumalago yung kabilang simbahan. Ba, dumami yung mga Korean or dumami yung mga English or Spanish. Tapos malungkot tayo. Ba't sila dumadami? Ano nangyari? Ganun yung reaction natin. May problema ka. Nakuha natin? Halimbawa, yung kapatid mo ay maganda ang nangyari sa buhay. Tapos yung masama ang loob mo. May problema ka. Ibig sabihin, nagkakasala ka sa Panginoon. Bakit specifically, ito ang dapat nating iwasan, envy? Sa palagay nyo, ano ba at sino ba ang unang nagkasala ng envy? Hello? Naghang ba ako? Hello? So palagay niyo sa Biblia, sino una nagkasala ng sin na envy? Hello? Hello, I'm sorry. I got kicked out. Okay, narinig niyo ako? Thumbs up kung narinig niyo ako? Okay. Okay, my question is, no, or my question was, sa palagay niyo, sino ang unang-unang nagkasala ang envy? Sa history ng Bible na nasusulat. Si Cain. Cain, yes, Cain. Meron pang nauna kay Cain. Lucifer. Exactly. Yan. Tama. No? Ang kaaway. Kasi na-envy siya kay Lord eh. Kasi gusto niya rin maging Lord. Tapos dinamay niya si Eva. Sabi niya, Eve, nako, magiging Diyos ka rin. Mararamdaman niyo. O naniwala naman to si Eve. Nakaramdam din ng envy. O dinamay niya naman si Adam. Diba? O itong si Cain at si Abel, Cain and Abel, sabi ni Lord, ina-accept ko yung offering ni Abe, ni Abel. Pero yung kay Cain, yung kay Cain, nako. Medyo malungkot siya kasi hindi yun yung first fruits, no? Hindi yun yung pinaka-best. So ginawa ni Cain, na envy siya, nagkaroon siya ng envious feeling doon sa kanyang kapatid. At pinatay niya. So ito na naman, envy na naman, no, doon sa magkakapatid, di ba? Kayo, sa palagay niyo, bakit itong envy dapat nating iwasan? Di ba? Anybody? Why do you think envy is a poison? It's a poison that can kill us. It can lead to murder. Yes, it can lead to murder. Usually, it leads to murder. Usually, a huge percentage of envy leads to murder. Yeah. Election na naman sa Pilipinas. Deeply rooted ng envy. Kapag lamang ang kalaban, lalo na sa probinsya, kahit barangay lang yan, pinababaril yan. Lalo na matunog ang pangalan mo, papa-assassinate ka. Di ba? So, it leads to murder. No? And everything leads to murder, lalo na kapag ka nagsimula talaga sa envy. So balikan natin yung storya ng bida natin. Ano na nangyari? Alright? So dito, sabi niya, patay na natin yung kapatid natin. Tingnan natin ngayon kung nasa na yung kanyang pinagmamalaki na panaginip. Diba? Verses 21 hanggang 24. Alright. Sister Pepot, makibasa po. Okay. When Reuben heard this, he tried to save him
from them. He said, let's not take his life. Reuben also said to them, don't shed blood. Throw him into this pit in the wilderness, but don't lay a hand on him, intending to rescue him from them and return him to his father. When Joseph came to his brothers, they stripped off Joseph's robe, the long sleeve robe that he had on. Then they took him and threw him into the pit. The pit was empty without water. Mm-hmm. Sino si Reuben po? Naalala niyo si Reuben? Panganina natin. Sino James? Yung ba yung panganina natin? Yes, panganay na anak ni Israel at ni Leah. Ito rin yung tumabi doon kay Bilha doon sa concubine na helper or katulong ni Rachel, no? So kaya nawala sa kanya yung birthright. Pero somehow nagpapakapanganay pa rin itong si Reuben. Oh, sabi niya, wag nating patayin. No, wag tayong magkaroon ng mag-resolve sa bloodshed. Sabi niya, tapon na lang natin sa may bangin. Pero pakanaan niya lang yun. Sabi niya, huwag niyong sasaktan. Pero ang intention niya, sabi dito, intending to rescue him from them and return him to his father. Maganda yung intention ni Reuben eh. No? Kumbaga, gimmick niya lang. Sabi niya, tapon niyo na lang, huwag niyong patayin. Pero pagka siguro tulog na, i-rescue niya yung kapatid niya, babalik niya sa tatay. Oh. Kumbaga, somehow, maganda naman yung intention ni Reuben. No? When Joseph came to his brothers, no, pagdating ni Joseph, ano kagad yung tinanggal sa kanya? Yung isang physical manifestation na mahal ka ng tatay namin dahil dito, inggit na inggit kami, walang regalo sa amin na robe sa'yo meron. Long sleeve pa. Eh sa amin eh, sando lang. Sa amin eh, ano lang. So ginawa sa kanya, kinuha siya, tinapon siya sa bangin. Yung bangin ay walang laman, walang tubig. Ibig sabihin, tuyot. No, kumbaga doon siya tinapon. So napupuno lang yung bangin, maari kapag umuulan or maaring merong bukal doon na source of water, pero this time tuyot yung bangin. Okay? So ano na nangyari next? Tingnan natin verse 25. James, makikibasa hanggang verse 28. Okay. They sat down to eat a meal, and when they look up, there was a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were carrying aromatic gum, balsam, and raisin going down to Egypt. Judah said to his brother, what do we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come on, let's sell him to the Ishmaelites and not lay a hand on him. For he is our brother, our own flesh. And his brothers agreed. When Midianite traders passed by, his brothers pulled Joseph out of the pit and sold him for 20 pieces of silver to the Ishmaelites who took Joseph to Egypt. Amen. Okay, so imagine nyo, napipicture out nyo ba? Matapos mong itapon yung kapatid mo sa bangin, nakuha mo pang kumain. Hindi ba naman yung mga puso nitong mga kapatid na to eh matindi? Di ba? Kasi nakuha pa nilang kumain eh. Di ba? So pagkatapos nilang kumain, no, nakita nila yung mga I'm sorry, nakikout ulit ako. Hi guys, sorry, nakikout na naman ako. Ang hina ng wifi namin. Anyway, yung sinasabi ko kanina, imagine nyo, matapos mong itapon yung kapatid mo sa bangin, anong ginawa mo? Nakakain ka pa?
May gana ka pang kumain. Habang kumakain sila, dumating itong mga Ishmaelites galing sa Gilead. Sino ba itong mga Ishmaelites na to? Naalala niyo ba ulit yung history? Who are the Ishmaelites? From the name itself, Ishmael. Diba? Ito yung mga descendants ni Ishmael. Nakaano-ano nila. Diba? Ano nila to? Lolo nila. Kapatid to ni Isaac eh. Lolo nila tong ano yung leader ng Ishmaelites, lolo nila. Itong mga Ishmaelites galing sa Gilead papuntang Egypt. Ibig sabihin, they are there for trading. So sabi natin kanina, itong si Joseph, itong si sorry, si Israel, meron na siyang duda sa mga anak niya na ito may mga kaibang mga trading tong ginagawa eh. So sanay na sanay makipag-trade. So sabi ngayon, ang maganda naman dito sa sinabi ni ano ni Judah. Okay, tanong ko sa inyo, sino si Judah? Si Judah yung pangatlong anak yata, no? Pangatlong anak ni Leah. Kasi Reuben, then si Simon, and then si Judah, no? And si Judah dito galing yung tribe ni Jesus, no? Ito yung dito galing si ano si King David. Anyway, itong si Judah, maganda naman yung kanyang panukala para hindi mapatay, no? Si Joseph. Sabi niya, ayun ang mapapala natin, kapapatayin natin yung kapatid natin at i-cover lang natin ng dugo yung mga kamay natin. Sabi niya ganoon. Eh tara, ibenta na lang natin sa Ishmaelites ang mga si Joseph. No, kumita pa tayo. Tapos at anyway, kapatid naman natin yan eh. Our own flesh. Sabi niyang ganun. So, pinagdiinan niya. Teka, dugot laman natin yan. Di natin pwedeng patayin yan. So, nung dumating itong mga traders na to, mga Midianite traders, no, pass by, eh, kinuha nila itong si Joseph. No? At binenta nila. Magkano daw binenta? 20 pieces of silver to the Ishmaelites who took Joseph to Egypt. No. Matanong ko kayo. Anong kanina pa natin pinagkukwentuhan si Joseph? What is the similarity of Joseph kay Jesus? What are the similarities pala? Are of Joseph to Jesus. Kung kukumpara mo sila, ano yung mga similarity? Binibenta rin siya. They were both sold, right? Jesus was sold for 30 pieces of silver. Mas mababa lang ng value. Si Joseph, 20 lang siya. 20 pieces of silver. What else? Ano pang similarity nila? Go ahead, Brother Rene. Gusto niya papatay. Exactly. Pinagplanuhan, di ba, Brother Rene? Premeditated murder din yung kay Jesus eh. Di ba? Pinagplanuhan. Napatayin din siya. Di ba? Ng mga Hudyo yun, ha? Hindi ng Roman government. Hindi haring heroid. Yeah, ang gustong pumatay sa kanya, mga Hudyo. Yung mga Hudyo? Hindi Roman government. Di ba, naghugas kamay nga si ano eh. Si heroid. Poncio Pilato eh. Di ba? So, parehas lang. Parehas siyang pinagplanuhan. Gustong patayin. Parehas kinaiinisan. Parehas may envy. May envy ang Pharisees and Sadducees kay Jesus. May envy yung mga kapatid niya kay Joseph. Ano pa? Ano pa? Yung glaring. Can you see the similarity that Joseph was sent by his father and Jesus was sent also by his father? Right? What else? Ano pa yung similarity nila? Ano pa yung napapansin niyo? Sabi ni Joseph, these are my dreams that one day these important people will bow down in front of me. Ano sabi ng Bible, no? Someday all knees will bow down. All knees will bow down sa Panginoong Jesucristo. Right? It's a prophetic it's a prophetic one. Right? Anything else? Meron kayong dadagdag doon?
Okay, let's move on to verse 29 hanggang 32. Ayan. Let us ask Alright, sige. Si Sir Darren, magibasa. Verse 29, when Reuben returned to the pit and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. Mm-hmm. He went back to his brothers and said, "The boy is gone. What am I going to do?" So they took Joseph's robe and slaughtered a male goat and dipped the robe in its blood. They sent the long-sleeved robe to their father and said, "We found this. Examine it. Is it your son's robe or not?" Yeah, na natagpuan ni Reuben na wala na doon sa bangin si Joseph. Nako, galit na galit siya. Pinulit niya yung damit niya. Nako, nasa na yung mga bata. No, nawawala yung bata. Sabi niya, anong gagawin ko? Kasi siya yung panganay. Siyempre, siya yung kumbaga in charge doon. No? So ang ginawa nila, kinuha nila, pinagtakpan nila. Kinuha nila yung robe ni Joseph. Pumatay sila ng male goat. Dip the robe into its blood. No, at pinakita dun sa tatay, "Tay, check mo to. Kay Joseph ba to? Anong similarity kay Jesus sa experience ni Joseph?" Tinanggalan ng robe, Pastor. Yes, hinubaran. Jesus was stripped naked, right? Si Jesus. No? At merong pinatay na goat. Di ba? May slain. Si Jesus was slain for us. For us to be freed from our sins. Di ba? So dito, sabi ng mga anak, "Oh, tingnan nyo nga, tay, kung ito yung anak nyo." No? And then, last verses, ating pagtatapos, ayan, makikibasa po. Kaya na po, Tita Pepe. Pastor, may tanong lang ako. Sige po. Ano po yung sa 33? Ah, 33 ba? Saan na ba yun? Sige, yung before. Apo, ano po yan? Ito. Di ba kasama yung magkakapatid? Bakit sinilip pa ni Reuben at sinabi sa mga kapatid na wala si Joseph? Eh, magkakasama sila, di ba? Apo, malamang umalis si Reuben, no? At sa pagbalik niya, wala na din yung kapatid niya. No, kumbaga naisahan siya ng mga kapatid niya. No. Maaring hindi alam ng mga kapatid niya na liligtas siya si Joseph, maaring alam din. Kaya ano men, kaya tinrik siya, no? So doon sa story na hindi natin alam, pero malamang lamang na nagkabentahan wala si Reuben. Kasi kung nandoon si Reuben, eh hindi na siya masusurprise na bakit wala doon sa bangin. So wala siya noon, malamang lamang. Nung binenta si Joseph. Kaya galit na galit siya. No, tapos, mapapansin nyo, ang kasinungalingan ay papatungan pa uli ng isa pang kasinungalingan. Di ba? O, binenta nila, kumita na sila, 20 silvers. Tapos, nagsinungaling na binenta sila, nagsinungaling pa na kinain daw ng vicious animal. O, di ba, ano yun? Ganun talaga ang tao, no? Kapag nagsinungaling ka para makalusot ka, papatungan mo pa ng isang kasinungalingan. Di ba? Kaya nga sa korte, ang gagawin nila, tatanungin ka ng tatanungin, titignan ko, consistent ka eh. Kasi kapag nagsasabi ka ng totoo, kahit balibalik tayo yung mundo, hindi naman mababago yun. Yun ang totoo eh. Pero kapag nagsasabi ka ng kasinungalingan, pagka inulit-ulit sa yung tanong, paiba-iba lang ng pamamaraan, malamang-lamang, mali ang sagot mo sa susunod kasi hindi ka na magiging consistent. Ito na yung mga sinungaling na anak ni Israel. Bumalik na ng bahay. Tingnan natin ano nangyari. Sister Pepot, may ibasa ba? His father recognized it. Verse 33, Pastor? Apo.
His father recognized it. It is my son's robe. He said, a vicious animal has devoured him. Animal has devoured him. Joseph has been torn to pieces. Then Jacob tore his clothes, put sackcloth around his waist, and mourned for his son many days. All his sons and daughters tried to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, I will go down to Sheol to my son, mourning, and his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and the captain of the guards. Mm-hmm. So na-recognize yung robe, sabi ni Israel, sa anak ko to, ako nagbigay nito eh. Sabi niya ganyan, yung anak ko kinain ng masamang ng vicious animal. So sabi niya, malamang si Joseph nagkapira-piraso dahil kinain siya ng, baka na-imagine niya, di ba? Naniwala siya. Then ang ginawa niya, ito customary na naman to sa mga Hudyo, no? Pinungunit niya yung kanyang damit, no? Naglagay ng sackcloth around his waist and then nagmourn. Naglamay. Hindi, nagluksa. Nagdalamhati. Nagluksa, nagdalamhati, yeah. Galing. Tapos sa lahat ng kanyang mga anak, sons and daughters, no, kino-comfort siya. Anong sagot niya? Sabi niya, sa lungkot kong ito, I will go down to Sheol. Ano ibig sabihin ng Sheol? Sabi niya, ako ay pupunta mismo sa impyerno para sa anak ko at ako'y magluluksa. Ganun yung kalungkutan na nararamdaman niya. Nasabi niya na pupunta ako ng impyerno para magluksa para sa anak ko. At umiyak siya ng umiyak, no? So mahal na mahal niya talaga yung anak niya. Ayan. Meanwhile, sa kabilang banda, ito namang mga Midianites, mga Ishmaelites na bumili kay Joseph ng 20 pieces of silver, pumunta ng Egypt at binenta siya kay Potiphar. Si Potiphar ay officer ni Pharaoh, captain of the guards, kumbaga defense minister. But pag-uusapan natin yan next Friday kung ano naman yung adventure ni Joseph doon sa bahay ni Potiphar. Ano nangyari sa kanya doon? Makikilala natin si Mrs. Potiphar na Joseph, halika dito. May mga ganun, no? So medyo sensual. At saka mapagbibintangan siya ng rape. At saka siya ay makukulong. At sa susunod yan na kabanata. Pero bago yan, punta na tayo sa takeaway before we have our closing prayer. Takeaway, anong natutunan natin ngayong gabi sa storya ni Joseph? Anybody? Si Kiko, interesadong nakikinig sa likod. Do. Lahat ata ng Bible study, sinasalihan ni Kiko. Eh. Okay, takeaway tayo, takeaway. Be happy when somebody prospers. Amen. In any way. Amen. Be happy when somebody prospers in any way. That is a sign that you are very, very confident kung ano yung pwesto mo sa Panginoon, no? At hindi kanya kinakaligtaan. At huwag tayong mainggit dahil ang inggit naglilid sa saan? Sa murder, naglilid sa pagkakawatak-watak, divisiveness. Ang inggit ay walang nararating, ang inggit sa totoo lang. Anything else? Take away. Pastor. Go ahead po. Avoid showing favoritism. Amen. To your children. Mm-hmm. Yeah. Pantay-pantay ang tingin, no? Minsan, meron ka mapapaboran kasi nga, halimbawa, isa ay sumunod, yung isa hindi. Natural, mapapaboran mo yung sumunod, no? Pero, dapat, sa atin, no, kasi mali kasi yung culture natin mga Pinoy. Kasi ganito sa culture ng Pinoy, okay? Halimbawa, ako yung mayaman na asendero. Ano yan? Halimbawa, meron akong kahari-harian. Tapos meron akong anak na mahirap. Tapos may anak ako nasa US. O ngayon, pagka hinati ko na yung pamana, ang gagawin ko, hindi ko bibigyan yun nasa US o kaya konti lang ibibigay ko kasi nasa US na siya. May pera naman daw yun. Hindi naman lahat na nasa US may pera, di ba? So, kumbaga, yung mahirap,
Kasi ganito ang kultura natin eh. Yung mahirap, tinutulungan natin. Una-una, ang tao kaya mahirap, di ba? Pag pinanganak ka mahirap, di mo naman kasalanan yun eh. Pero pag pinanganak ka, pero pag namatay ka na mahirap, kasalanan mo na yun. Ibig sabihin, wala kang ginawa sa buhay mo. Di ba? So, dito, sa kultura natin, ako kawawa naman to, ano kung mahirap, kailangan bigyan ko. Dapat pag binigyan mo, kay mayaman, kay mahirap, dapat pare-parehas. Kasi pare-parehas mo silang anak eh. Sa batas nga, ganun ang sinasabi. Hindi naman sinasabi na ang mas mayaman, konti yung makukuha. Hindi. Since pare-parehas mong anak, dapat pare-parehas mo bigay. Kung meron ka 10 piso, 10 anak mo, tagpi piso. Hindi yung, ay, mas ibigay ko na yung 2 piso dito sa mas mahirap. Yung isa, huwag nang bigyan. Dahil maganda naman ang buhay sa Canada, sa US, sa Japan. Hindi ganun ang, yun ang kultura natin. Pero hindi yun ang kultura ng Biblia. Ang Biblia, dapat pantay-pantay ang tingin mo sa anak mo. Pare-parehas mo silang binibigyan ng panahon. Di ba? Yun, sa atin, ang system natin, gagawin natin, lagi tayo kinikilingan. No? So, hindi nakakatulong. Magkakaroon tuloy ng inggitan. Di ba? So, dapat pare-parehas ang tingin sa anak. No? Ano pa? Take away. Kumain ka na? Takeaway tayo, takeaway. What's your takeaway? I think on Monday. Takeaway? Anybody? Pastor, sa akin. Despite Joseph's na lahat ng mga pinagdaanan niya, still we can say that God is in control of his life. At still we can say that papasalamat pa rin tayo sa mga plano ng Panginoon para sa kanya. Just like Jesus, na kung hindi siya pinadala sa dito sa mundo, we are still dead in our sins and this world is hopeless. Yes. Then, So you agree, Sister Darren, na si Joseph ay victim of injustice? Yes. Yes. Si Joseph in victim of injustice. Jesus is also a victim of injustice. Right? Joseph was sent, Joseph was allowed by God to be a victim of injustice so that he will be sent to Egypt and save the entire Israel from famine. Jesus was allowed by the Father in heaven to be victim of injustice so that tayo maka-experience ng salvation, kagaya na experience ng Israel. So tiniis nila lahat yun. Tiniis si Joseph, tiniis si Jesus for us to be saved. Si Joseph for his people to be saved. Kasi directly, mamamatay sila sa gutom nun eh. Malalaman natin sa sunod na story. No, pero, yun nga, no, I agree sa sinasabi ni Sister Darren. Matindi yung pinagdaanan ni Joseph, di ba? Pero, kumbaga, God is in perfect control. I agree with that. God is in perfect control. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, malungkot ka man, masaya ka man, kung ano man, ano, may problema ka man, o everything is okay in life, God is in perfect control. Diba? Huwag ka lang makakalimot sa kanya. Just don't forget God. Keep on clinging to God. No? Huwag kang, kanina, nanood ako ng isang interview, sabi nung, ano, inamin niya, dami niyang ginawa mali, blah, blah, blah. So, mali, mali, mali. Tapos may nagtanong sa kanya, sabi sa kanya, nakikita pa rin kita sa church. Diba? Ano yun? Ang dami mong ginawang mali. Di ba? Nagbisyo ka, ng babae ka, ang dami mong ginawang mali sa buhay. Tapos aminado ka naman. Tatakala ako, ba't nakikita pa rin kita sa church? Ang sagot niya yung church, hospital yan eh. May sakit ako eh. Kailangan kong pumunta doon. Naniniwala ako, isang araw, babagulin ako ng Diyos. That's the attitude. You don't give up. Kasi God is in perfect control. Amen? Take away kayo dyan. Ano natutunan nyo kay Joseph ngayon? Tapos have faith to God. Go ahead, Shane. We need to have faith to God, you know, no matter what's going to happen. He has a good plan for us. He's always good to us. So. Amen. Despite what happened to Joseph, there's always a purpose to it. Exactly. And also Jesus Christ, you know, even though he died, Jesus' purpose is, you know, God's purpose is to save us from our sins. And then with Joseph is, you know, there's a purpose it happened because Joseph needs to save his family from famine.
Mm-hmm. Maybe things are not working out sa buhay natin, but God is in perfect control and we just need to rely on God, be faithful to God because He is faithful and He will make use of this situation in our lives that someday we will be able talaga to praise and worship Him with gladness in our hearts. Lord, mabuti na lang kumapit ako sa iyo. Kasi ito pala ang plano mo sa akin. With all my unfaithfulness, you're faithful sa akin. Diba? Kahit mali ang mga decision ko sa buhay, pero ikaw, in decision mo sa akin, you always want me to go back to your flock and go back to ano man, sa calling ko. And you want me to be part of talagang to be part of you, part of a great relationship with you. You know? So yeah, I agree with you. Be faithful to God. Amen. Thank you, Shane. Thank you, Darren. Thank you, Sister Amy. How about the others? Takeaway, Pinoy takeout. Anong pabaon nyo? Pabalot? Yeah, mahilig tayo sa ganun mga Pinoy. Eh, di ba? Take away. Take home. Go ahead, Tita Pepot. Ako siguro, Pastor, sa mga magkakapatid, huwag masyadong mapabida. Yung pang may makita lang ng konting maliit na bagay, susumbong sa tatay. Kahit hindi naman ganun kalaki na magiging cause ng trouble. Kasi mangyayari, mga kapatid, magagalit sa kanya, ang tatay, magagalit sa doon sa mga kapatid niya. Siya ngayon ang bida. Well, hindi naman sinasadya. Kasi una, inuutusan talaga siya ng tatay niya magsumbong. Kasi kilala ng tatay niya na may mga kalokohang ginagawa itong under dealings ng mga ano, kapatid niya. You know? Pangalawa, itong si Joseph, wala naman siyang intention na manira. Sinasabi niya lang yung totoo. Parang ganun. It's just that mali yung reaction ng mga ano. Sinasabi ko sa mga magkakapatid, hindi, not about Joseph. In general, no. Typical na ba? Wag manapak. Tawagin natin mga Wag, ano yun, pagsipsip kasi, nananapak ka ng kapatid mo, kasama mo sa trabaho, for your sake, para umangat. Yes. Ayan, yung sinasabi ni Tita Pepot, mali na naman. Amen, amen. Hi, Jaja. How's Malaya? Look at Malaya, naka face mask. All right. So, who else? Tita Elvi, go ahead. Pastor, siguro po, ewan ko lang po kung tama ito. Sana, halimbawa po si Joseph, kahit na po sino sa atin, kung meron po tayong panaginip na referring to our siblings, yung sinasabi natin na they will, yung pong kagaya nung sinabi niya sa mga kapatid niya, siguro i-keep muna natin sa sarili para walang mag-away-away na. Tama po ba yun? I-keep na lang muna niya para ano. Binigyan siya ng robe na maganda. Itago yung robe. Siyempre, hindi naman niya may tatago yun. Para itago na lang muna niya para wala na lang ano, wala na lang sasabihin, hindi ma. Pag may panaginip kayo kakaiba, kwento niyo na lang kay Pastor. Huwag niyo muna ikwento. Opo. Huwag niyo muna ikwento sa churchmate mo. Baka ma-apekta yung churchmate. Huwag niyo muna ikwento sa iba. Halimbawa, na naginip ka na may litson sa Linggo, ikwento mo muna kay Pastor. Huwag mo muna ikwento, baka mapurnada. Anyway, ano, kasi i-verify muna natin na galing ba sa Holy Spirit yan. Diba? Okay. Kasi imagine nyo yun, galing na sa Panginoon yun, nagalit pa yung mga kapatid. E paano pa kaya kung hindi naman galing sa Holy Spirit, nagbibida-bida ka lang. O di lalong may inis sa yung mga tao sa paligid mo. Di ba? Yeah. How about Pastor Bong, Brother Rene, Brother James, take away. Go ahead, Pastor Bong. Ay, okay, Pastor. Dangan Pastor, ano? Would say yung kaso niya ang masama ang maihigit. Instead, kailangan natin mag-sumikap. Ika nga sa John and Marcia. Ewan ko kung naalala ninyo, no? Kaya ikaw dyan. Kaya ikaw kay John. Mag-sumikap ka. Mag-sumikap. Parang ganun. So, in our case, instead na maihigit, we should strive hard.
Mm-hmm. Yeah. Bago yun. Bago yung, kaya ikaw dyan, magsumikap ka, meron mo ng ano yan eh. Ang mga anak kong, mga apo kong nagmana sa kanilang lola na hindi nagmana sa ama, etc., etc. Di ba? Yung ganyan, banata nila palagi. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Di ba? Sa Judas, Barabas, Estas. Yung lagi sinasabi ni Deli Atayataye. Isa, palabas silang dyan yun, Marcia. Hindi, tama naman, magsumikap tayo. Huwag tayong bumase doon sa kalagayan ng kapitbahay natin, kapatid natin. Alam nyo, ang pagpapala ng Diyos ay hindi naman pare-pareho. Maaaring ang kapatid mo, pinagpalang nurse. Ikaw, pinagpala ka na engineer. O ikaw, ay pinagpala ka na magaling kang isang mekaniko. Or ano. Lahat tayo ay may gift na sa Panginoon. Tandaan nyo, ang Panginoon ay just fair siya. Kung binigyan ang kapatid binigyan ng gift, magaling siya sa isang area, at napalago niya yun, matuwa ka. Ikaw, hanapin mo kung saan yung gift mo at binigay siya ng Panginoon at palaguin mo. At doon, sigurado, matutuwa rin ang kapatid mo kapag lumago ka. Diba? So, imbis na maingit tayo, gamitin natin yung nakikita natin na nangyayari sa kapatid natin, churchmate natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, na isang challenge sa buhay natin na kung kaya nila, kakayanin ko rin. Eh, parehas lang kami ng Diyos eh. Ah, diba? O, kaya nga, limbawa, nung nasa Pilipinas ako, darating yung mga kaibigan ko, galing Amerika. O, diba, pag galing Amerika, lahat nililibre mo? I make sure na kapag dumating yung kaibigan ko na galing Amerika, ako nalilibre sa kanya. Kasi sabi ko, ako na kasi alam ko, pagod ka na. Madami ka nang inilibre. Pero sinasabi ko lang sa kanya, alam mo, Brad, yung Diyos mo sa Amerika, Diyos ko dito, parehas lang. Di ba? So, kumbaga, gusto ko, madami ka nang pinagpala sa pag-uwi mo. Kaya among pagpalain kita. Ano ba naman, kakape lang naman tayo sa Starbucks ka pa magbabayad, di ba? Kumbaga, hindi yung palagi tayong, lagi tayong kulang, lagi tayong wala. Alam niyo, pag tinanong sa Wawawi, kamusta naman? Sorry, nakikout na naman. Ano ba namang Wi-Fi? Anyway, yeah, I agree with Pastor Bong. No? Kumbaga, inggit, masama. Sino pa? Brother James. Brother Rene. Take away. Ang take away ko, yung inggit, walang mapumbalamanong maganda. Mm-hmm. Yan. Walang madadalang maganda talaga. Mm-hmm. Ako, Brother James, ako nainggit sa, ano, sa Subaru. Kasi papayaran mo sa akin yan, di ba? Buti na lang, wala pa yung color. Buti na lang, wala pa yung Subaru. Go ahead, brother Rene. Opo. Nakamit ka, brother Rene. Ang takeaway ko yung ano, yung bang, yung nabanggit niya, pastor, na yung pangyari kay Jesus, kay Joseph, kung mapapansin natin na sa bawat panahon, binibigyan tayo ng mga trials, mga problema na yung mga nangyayari under siyang may control. At kung tayo ay magtitiwala lang sa kanya, hindi natin mapansin na ilalagay pala niya tayo sa mataas. Binababa niya tayo, tapos pala dadalhin tayo doon sa mataas na gusto natin. Amen. Amen. So, yung sinabanggit ko rin na fair ang Panginoon kasi kung yung anak nga niya ay pinaranas ng hirap tayo pa kaya. Kasi kailangan natin siguro yon dahil sa para mas makilala natin siya. Mm-hmm. Kaya yun ang naramdaman ko na ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon kay Pedro, kay Juan, sa akin. Pare-parehong malulusot ka niyo, pare-parehong maalampasan yun sa iba't ibang pagkakataon, iba-ibang panahon. Hmm. Yun po, Pastor. Amen. Amen. Thank you, thank you. So, next week, meron pa bang hindi nakapagsalita? Nakapag-takeaway? Si Kiko, Pastor. Kiko, anong takeaway mo? Si Kiko. Silip-silip. Tago si Kiko, nagtago. Yeah. So
next week pala sa sorry. Lagi ako na kick out. Sorry. At ewan ko, problema tong ano na to. Next week pala, chapter 38, it's about Judah and Tamar. No, si Judah, ito yung line of ito yung tribe of Judah na nagsabi kanina, di ba? Nasabi niya, huwag natin patayin niya si Joseph, benta na lang natin. At dito manggagaling yung lahi ni Jesus Christ, no? Si David, King David. Anyway, si Judah at si Tamar, interesting din yung story na to. Papansin niyo, simula 37 hanggang 50, puro Joseph stories 'yan. Okay, pero yung 38 kakaiba. Babalikan natin sa 39, di ba? Nabenta na siya kay Potiphar sa Egypt, pero sa 38, hindi pag-uusapan 'yon. Sa 38, ang pag-uusapan si Judah, no? Kung paano siya dinaya ni Tamar. Anak ko, medyo sensual din 'to. At kung gusto mo nga manood ng sex, violence at mga rated PG, nasa Biblia lahat. No, maganda 'yung story nito at tungkol 'to sa mga anak ni Judah. Tapos doon sa mga namatay ng anak pagkatapos ayaw niya. Kumbaga ang gist of the story na anakan niya yung manugang niya, parang ganoon. So 'di ba interesting? Kumbaga pang Rocky Tulfo ang dating. Anyway, after noon sa 39, babalikan natin yung story ni Joseph kung saan siya binenta dun sa Egypt. All right? So I hope dami kayong natutunan ngayong gabi at i-apply natin 'yan ang challenge sa araw-araw nating pamumuhay. Magkita-kita tayo sa Linggo. Isa na naman napakagandang Linggo para sa atin, araw ng pamamahinga, no? At let's talk about ang sermon natin is about Israel's oppression na nakuha nila sa Egypt. This is the chapter 1 of Exodus. So ito ay link na sa pinag-uusapan natin kasi gusto natin mabuo sa isipan ng tao. No, ano yung nangyayari sa Biblia habang sila ay nag-walk through the Bible. Tayo naman sa Genesis. No, the following Sunday, we'll talk about one gospel and then we'll go back to no. So it will be interesting, no, kasi sabay-sabay tayong matututo lahat at mag-iinteresado sa pagbabasa ng Biblia. Alright, so ayun ang ating triangle offense. Tayo magbabad sa salita ng Diyos, lumago, dumami ang kaalaman, i-apply sa buhay. Pangalawa, manalangin. Kaya meron tayong Prayer Wednesday. Matutong manalangin, manalangin para sa ibang tao, sarili natin, simbahan natin. At yung pangatlo is take four, no? It's basic. You need to fellowship four times. Four to five times. All right, so let us pray. Okay. And close our eyes as we pray to God. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this meeting of minds. Thank you, Lord God, for this session with you. Thank you for inspiring us. The Holy Spirit is leading us to learn a lot from you today, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kaalaman, Panginoon. Salamat sa lahat ng insights, wisdom, na pwede namin i-apply sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain niyo ang bawat isa na nandito. Bigyan niyo po sila ng calming spirit, Panginoon. Dalangin ko na masinayaan niya, nawa nila ang kapayapaan ng puso sa inyong presensya. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lalo sa COVID-19. Ingatan niyo po sila ngayon ang magkasakit, Panginoon. Pagaling niyo po si Tita Fe, patuloy niyo po siyang palakasin palagi para po makasama namin po muli siya sa simbahan. Maraming salamat po sa gabing ito sa inyo pong pangunguna sa amin bilang pastor. We pray all of this in Jesus' name. Amen and amen. God bless you guys. Siyempre, hindi matatapos kapag wala tayong picture taking. So, let's open our mga cameras. Ayan. Makapag-open ka ba, Tita Amy? Kung hindi, okay lang naman. Alright. Okay. So, yan. Jaja, let's take a picture. 1, 2, 3, smile. There you go. God bless you guys. See you on Sunday. Bukas pala. Membership class tomorrow. Don't forget, 2 o'clock. Meron tayong ihaw-ihaw, ha? May fishball, may kikiam, may ano. So it will be a fun day tomorrow. All right? See you guys. God bless you. Thank you, Shane. Hope to see you. Hope to see you soon in the church. Bye. Bye-bye.
night. God bless. God bless.